Good morning mga ka-classmates, si Kuya Berto po. Minsan pa ngayon po naman ang ituturo ko ay kung paano tayo mag-order online at pick upin yung product doon sa branch. At eto na yun, mabilisan lang to. Kaya tara na! So ngayon ang gagawin po natin is mag-order na tayo. Gagawa tayo ng ating sales order na dito sa aking account sa website. Tapos yun po ang ipapakita natin sa branch. Paano? Ayan, assuming nakalagin ka na po, punta ka lang sa My Business, Shop Now, Regular. Ayan, piliin lang po yung item na gusto nating bilhin. Halimbawa, itong 3 plus 1 na box. Click plus para magkaroon ng quantity. Halimbawa, yan, isang click, isang quantity. Add to cart para mapunta siya dun sa cart mo. Okay, kung halimbawa mayroon ka pang pipiliin na product, just click that product, same process sa una, plus kung ilang click, yun ang set nating orderin. At pwede rin natin pala itong i-minus kung nasobrahan tayo sa click. Anyway, ma-adjust naman yung mamaya, click add to cart. Okay, so tingnan natin yung cart kung ando doon na yung ating mga in-order. Ano? So, andi dito na sila. Ngayon, pwede tayo mag-adjust dito ulit gamit ang plus button na to. Unclick update shopping cart. So, adjust mo lang yung quantity. Kung sobrahan naman, click minus at shopping cart ulit. Okay, pwede rin natin i-type yung order na gusto nating ilagay yung set. 100, 1,000, and update shopping cart ulit. Okay, halimbawa. Okay. So makikita natin po na kapag binabago natin yung quantity tsaka yung update shopping cart, nagbabago yung price automatic. So nagkakaroon agad ng computation. Yan po ay distributor price na. But just in case naman gusto nyo po tanggalan yung inyong order kasi nakita nyo marami pala, hindi nyo kailangan isama siya, just click yung box na nasa ibaba ng remove. At yung product na yon, kapag i-click mo yung update your shopping cart, ay mawawala yung product na kung saan may tick ka doon sa box. O, kita natin. Ayan, so nag-update na po siya. Isang product na lang ang dito ngayon at yung price updated na rin. So, if set ka na sa ganitong order mo, pwede mo i-click yung avail promo items kasi minsan entitled ka pagbili ng certain products or items na sometimes discount. Pero pag wala, just proceed to check out. At ito na po yung ating checkout panel. So ngayon ang gagawin po natin is mamimili tayo ng delivery option. Kung yan man ay pick up, delivery or cash on delivery. Okay, kung delivery po siya, pwede mong ilagay dyan yung address na kung saan gusto mong ipa-deliver yung inyong product. Kung saan pwede mong makuha yung product mo na in-order. Ngayon, kung pwede mo namang gamitin yung inyong address na nagka-register dito, use the registered address lang ang iyong ititik at automatic mag-fill up na agad yan. Okay? Hindi natin yan kailangan kasi ito'y pick up naman, pupuntahan natin sa branch. So, hindi natin kailangan mag-update ng ating mga address. So, just click pick up. And pwede natin siyang bayaran ng cash. Tapos payment with League Wallet Fund. Ibig sabihin yung ating electronic money. So meron din po akong ibang tutorial about that. Pwede rin bayaran ng credit card. Since ako ang pagbayad ko ay cash, so click ko lang yung cash. And if satisfied na ako sa aking order na to, ipi-place ko na yung aking order by clicking place order now. Ayan, pag-click mo yan, may lalabas po na sales order number. I-save mo yan, ilista mo yan, i-screenshot mo yan kasi yan yung ibibigay o ipapakita o ilista mo doon sa branch pag pumunta ka. Okay, so kung halimbawa nawala, hindi mo nakita. Okay, pwede kang pumunta sa reports, tapos purchases, personal, sales order. Okay, select the date kung kailan ka nag-order. Halimbawa ngayon, tapos just allow it na... Just click it yung personal. Nagka-personal lang siya. Then, click search. Ayan, so lalabas po dyan yung sales order mo for that particular day. At ilista mo na lamang po yung details ng inyong order gaya ng sales order number at ang product na yung in-order. Of course, don't forget to log out bago mo iwanan yung computer. Baka may makagamit na iba. Baka magka-problema.
Ayun, so ayan mga classmates, nag-order na ako online, nag-order na ako, pwede rin mag-order sa mobile, at ito na yung aking order number. Pwede mo rin itong ipadala sa mga mapagkakatiwalaan mo, syempre, kasama kasi yung pambayad nito. Ganun kaganda yung service ng Samtec International. Pwede ka mag-order, pwede mo ipakisuyo, at kukunin mo na lang sa branch at babayaran mo na lang. Ako ang pupunta, tinutusan ako ng asawa ko na bumili sa palengke. Pupunta na ako. So ayan po, tapos na akong mag-commute. Parating din ako dito sa branch. At oras na para i-redeem ko. Dapat kong ma-redeem. So ayan, papasok tayo sa branch. So dahil nga nakapag-order na ako online, ang gagawin ko na lang ngayon, i-redeem ko na lang ngayon, I mean, pipick-upin ko na lang yung order ko. So, ganun po, pagka-order nyo online sa inyong mga account, pumunta kayo sa branches, kahit saang branch mo yan, kahit saang area ka pa, basta may branch ng Santi Barley, pwede mong kunin yung product mo doon at doon mo bayaran, di ba? Napakaganda ng sistema ng Santi International. At again, gaya na sinabi ko kanina, hindi kailangan ikaw ang personal na pumunta sa branch. Kung meron kang ginagawa, ipadala mo lamang yung iyong sales order number at ipaprocess yan ng mga trained, ng mga personnel, ng mga trained, ng mga owner sa branch. Ayun, so idagdag ko rin lang po pala. So hindi lang po sa branch kayo pwedeng kumuha nito, pwede rin po kayong kumuha doon sa mga franchisee sa inyong mga lugar. Okay, so pwede nyo rin pong ibigay sa kanya yung order number mo at yung pambayad para i-process din nila yung order mo. Okay? So yun, napakabilis. Inabot ko lang yung order number ko, binayaran ko lang, eto na yung product, at ngayon din, lilipad na ito papunta dun sa mga clients na naghihintay nito. So yun guys, yung tutorial natin ngayon kung paano mag-order online at paano pipick upin sa branches ng Santi International. Ayos na. God bless everyone!